Magandang araw mga kasaluyot at dito tayo sa ating channel kung saan magbibigay tayo ng tips kung paano panatilihing maganda ang quality ng bunga ng ating mga dalandan at syempre quality na gaano rin kalalaki at kung baano natin mapapabunga uli. Meron tayong video niya pero balikan na lang natin uli para maging updated din tayo. So let's go. At ngayon nga season na naman ng dalandan o sintures o dalanghita. At ngayon, napakaraming bunga ngayon ng ating mga dalandan. Kung nakikita nyo, talagang grabe o malapit na ang sabu, malapit na sa kwan. Ngayon nga, bibigay tayo ng tips kung paano panatilihin ang quality at laki at tamis ng ating mga dalandan. Siyempre, number one ay paglilinis ng buong kabuuan ng ating mga puno. At siyempre, dapat maganda yung sunlight, kagaya nyo, no? Mainit. So, kung gustong-gusto nyo yan, no? Kaya ng mga ganito, yan. So ngayon ay simula pa lang, hindi pa masyadong hinog. So pero kung gusto niyo maging maganda, malalaki yung ating mga bunga ng ating mga dalandan. Pwede nating bawasan ito ng mga bunga, no. So halimbawa sa 100 na bunga, bawasan natin ng mga 20 pieces para ma-complement yung laki nitong ating mga dalandan at lumaki. Gaya din ng ibang prutas, ang tawag doon ay fruit pruning, ano, para yung nutrients ay mapokus dito sa ibang bunga. Pero syempre, yung iba naman na nakakapanghinayang, pero yun ay malupit din suggestion kung gusto nyo lang, di ba? Syempre, naglalagay tayo ng abono, paulit-ulit natin sinasabi yan, naglalagay tayo ng abono, triple 14. Dalawang buwan pababa bago bumunga yung ating mga puno ng dalandan. Syempre, mag-spray din tayo ng mga insecticide kasi yung dito sa amin may mga langgam yung abuo, so kailangan natin protektahan ito. At maglinis tayo ng mga tuyong sanga, kagaya niyan nilinisan namin mga tuyong sanga at meron na naman pero okay lang yan, nilinisan namin yan kasi mahalaga yon para yung makapenetrate yung init ng araw ng diridiretso dito sa mga sanga natin. Kung nakikita niyan, grabe yan, daming bunga niyan, nakikita niyo ba? Oh, so ayun. At yun yung ating mga malulupit na tips. Siyempre, linisan natin yung paligid, yung mga damo, inispray na namin yan ng pandamo at tinabasan. At alam nyo naman, para makapenetrate yung hangin, ng maayos, yung oxygen. At para ding tao yung mga halaman. Kung nakakahinga sila ng mabuti, nakakapag-produce sila ng masasarap at makakwality yung mga matatamis na mga dalanghita at dalandan. Ito mga kasaluyot, kung nakikita nyo, ano, sa edad na ito ng ating mga dalandan ay mga nasa higit isang buwan na o magdalawang buwan na silang ganito. Siguro maghihintay pa tayo ng mga another 1 month o para talagang matamis na matamis itong mga dalanda natin. Ayan, dami. O, di ba? Yan, hintayin natin ganyan. At ayan, ang dami yan. Lalaki dito. Isip natin. Isang puno lang nito. Ang dami nitong mapipitas. Pero ang dami ito, ilang puno itong amin. So, yun. Yan. Paano malalaman, ano, na hinog na itong ating mga dalandan, ano? Medyo nagte-turn siya sa yellow na ganito, tapos yung puwit niya na ganyan, oh, yung puwit ng ating puno ay lalalim. Yan, medyo lalalim 'yan. Tapos medyo kasi ito aangat yung balat niya, ano, ninipis. So ayan, by instinct na lang malalaman mo, ano. Medyo maganda rin ang presyo nito sa market. At itong tanim naman natin na to ay kung ito ay budded o embudding. So yun, sana may natutunan ka mga kasaluyot. Ayun mga kasaluyot, hanggang sa muli ay sana may nakuha ka mga idea, natutunan at makatulong din yung video natin para sa'yo. At hanggang sa muli, ito yung kasaluyot at maraming saluyot po sa inyo lahat. Sana mamunga din ng ganito yung inyong mga dalandaan. Bye-bye po!